What's up guys? Ngayong araw ay ituturo ko sa inyo kung paano ba tayo makapag-register ng ating SIM na kinakailangan natin para makapag-comply tayo sa SIM registration law na naglalayong maprotekta ng ating information at data laban sa mga illegal activities tulad ng scams, smishing, phishing at iba pa. Bago natin simulan ng video na ito, huwag niyong kakalimutan na isubscribe ang channel na ito at pindutin ang bell icon para maging updated sa mga videos tulad nito. Sa video na ito, ipapakita ko sa inyo ang proseso kung paano ba tayo makakapag-register ng ating SIM. Tandaan po natin na unlimited ang number of SIMs na pwede nating i-register sa ilalim ng ating pangalan. Ito, ibibigay ko sa inyo ang mga link na magagamit natin para sa pag-register natin ng ating SIM. Ito, dito meron tayong link para sa Smart, Sun at TNT subscribers at iba pang Smart subscribers. At meron din tayo dito para sa Globe Prepaid, Globe Postpaid at TM subscribers at iba pa. At meron din tayo ditong link para sa Dito subscribers. Tatandaan po natin na medyo mabagal ang system ngayon, ang iba't ibang link na ipoprovide ko sa inyo dahil nga sabi nga sa balita na maaaring magkaroon ng glitch at iba pang problema dahil nga sabay-sabay tayo, million-million tayong magre-register ng sabay-sabay. Pindutin natin ang ating browser at i-type natin itong link na ito. Una muna para sa Smart subscribers, TNT, Sun at iba pa, i-type lang natin ito smart.com.ph/SIMReg at i-enter natin yan. Yan, tandaan natin na mabagal talaga ang system ngayon dahil nga million-million tayong sabay-sabay na nagre-register. At ayan, nakapunta na ako sa link. At makikita natin dito, start your registration here. Ito type lang natin dito ang ating smart number o TNT SIM. Yan, matapos natin i-type, i-check lang natin to yung I have read and understood the terms and condition. Kung nabasa nyo na yan, pwede nyo i-check at yan, send OTP natin. At hintayin natin ng ilang segundo o ilang minuto hanggang sa matanggap natin yung OTP at itatype natin dito yan sa baba para ma-verify nila na atin nga itong SIM na ito. Ayan. Yeah. Itatype lang natin yung nakuha nating OTP o yung one-time password at verify OTP at ayan, success. At hintayin lang natin ulit mag-loading. Kapagpunta natin dito, ilalagay lang natin yung type of registration na meron tayo. Meron dito yung for newly bought SIM, yung kakabili lang, o kaya yung old SIM na existing. Since ako, may existing SIM na ako, ayun na lang yung pipiliin ko. Yung I'm registering my old SIM. At nationality, since Pilipino na tayo, Philippines ang lalagay natin. At ID card. Nandito yung listahan ng mga pwedeng ID na magagamit natin. Ay, meron ditong Philippine Identification, Voters ID. Since meron akong national ID, ang ilalagay ko ay yung Philippine Identification. Kung meron kayong iba pang ID dyan, ayun na lang ang piliin nyo. Yung mga valid IDs na yan. Lahat ng nakalista dun ay ayun na yung mga valid IDs na pwede natin gamitin sa pag-register ng ating SIM. At ayan, mag-upload naman tayo ng valid ID. Since ang pinili ko ay Philippine Identification o yung National ID, kailangan natin picturean yun. Pinicturean ko na yun at i-upload ko na lang. At pipiliin ko yung pinicturean kong ID, upload. At tanda natin na dapat hindi lalagpas ng 5MB yung size ng picture natin. At mag-upload din tayo ng selfie. Ako ang ginawa ko, nag-upload ako ng selfie na hawak ko yung valid ID para makasure na talaga picture ko yun at hawak ko yung valid ID. Pero nakalagay dito sa instruction na ganyan lang kailangan natin ng kindly be situated in well-lit room. Dapat kita tayo. May maayos na ilaw. At ayan, basahin lang natin yan. Basta clear yung photo natin, nakikita tayo. At ayan, ilalagay naman natin yung
ID card number na nakalagay din dun sa ating valid ID. Edit natin yung first name natin. Middle name. Kung wala kayong middle name, i-check lang natin yung I have no legal middle name. At ilagay naman natin ang ating last name. Birthday. Kanapin lang natin dyan. January hanggang December. Yung day at yung year. Yung sex natin. Ako male. Ilagay ko lang yan. Next. At ilagay natin yung number ng bahay natin, street, at kung may village ba tayo, subdivision, unit floor, building. Since ako wala, skip ko na yan. Yan, piliin ko naman yung province, na kung nasaan ako. Municipality, ilagay lang din. Barangay. Zip code, yan, mag-automatic na yan. At yung alternate contact number natin. At yung email address. At next ulit. At ayan, i-check lang natin dito yung mga details na meron tayo dito. At babasahin natin to, I do hereby attest, at ito, I would like to receive. I-check lang natin yung pag nabasa na natin, at pwede natin i-index. At tandaan natin, marami tayo nagre-register sa araw na ito, kaya konting pasensya lang. Ayan, kung mabasa nyo, oops, sorry, your registration cannot be processed at this time. Ang gagawin natin, ng technique dyan, uulit-ulitin lang natin. I-index lang ulit natin hanggang sa mag-successful yung registration natin. Yan, ulitin lang ulit natin at least 5 times to 10. Yan. Bago mag 10 sigurado meron yan. Pag lumagpas kayo ng 10, idiretso nyo lang, kung wala pa rin, idiretso lang hanggang mag-successful. Ganyan yung ginawa ko sa isang SIM ko, kaya idiretso nyo lang. Dahil nga sabay-sabay tayo nag-register. Konting pasensya lang hanggang ma-register na natin. Register lang, register. Next lang na natin ang next hanggang mag-successful. Next lang ulit. Next. Ayan. Thank you. You have successfully registered your SIM. Ayan. Mag-try lang tayo, mag-try na i-next lang natin yan hanggang sa maging successful na. At ayan, makikita natin, ito na yung control number natin na kailangan nating inatan. At maghihintay tayo ng SMS once na fully activated na yung SIM natin, magte-text sa atin na fully activated na ang ating SIM. At ayan. Ito lamang po para sa video na ito. Huwag niyong kakalimutan na i-subscribe ang channel nito at pindutin ang bell icon para maging updated sa mga videos tulad nito.